Jennifer na yun, super tanga talaga. Ano ba akala niya porket may naganap sa kanila ni Carlos? Cardine! Ni Cardine? Makakalimutan niya na si Karen? Catherine! Ay nako, hindi na siya dapat umasa pa. Ay, kailan hindi siya pamahali ni Carlos? Cardine! Cardine, Carlos, pare-pareho na sila! Okay ka lang ba? Pasensya na po ha. Medyo nadala po ako sa storya niyo eh. Mabuti na lang, hindi maya sa akin yan ang hindi kay Jennifer. Hindi ako si Jennifer. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahanap ni Stella ang anak niya. Ha? Luka-luka talaga yung babaeng yan! Hindi ko siya makakatawad sa ginawa niya sa atin, Carlos. Mahayaan niyo na lang muna si Karen. Baka hindi pa talaga siya ready to settle down. But I believe na sinusunod siya ni Joanna to run away. That's right! Siguro naiingit siya dahil mauunahan siya ng kapatid niya magpakasal, kaya gumawa siya ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Please, hindi ganun klaseng babae si Joanna. Mabait siya, maunawain at mapagpasensya. Wow! Sir Carlos naman, kung makapagsalita ka, alam mo yun, parang kilala mo na si Joanna. Yung tipong may malalim kayong pinagsama. Andrea, si Joanna, matagal ko siyang naging kaklase. Okay? Kaya please, ma, leave Joanna alone. Okay. Pumunta kayo mag-alala kay Karen. Ako na mismo kay Kilos. Ako na maghahanap sa kanya. Asan ba si Luigi? Madam, nasa presinto kami. Napaalam yung mga laki at yung Ma'am Karen. Naku, ako rin. Hindi na nga ako makatulog dahil sa paglalayas na yan ng anak ko. Tinamo, lumalabas na tuloy ang mga wrinkles ko. Sayang lang ang pagpapaderma ko. Ma, madam, dapat dyan. Siya ang mag-relax. Siya ang masahe. Ha? Pero ma'am, paano naman ako magre-relax? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa anak ko. Ay, malaki na si Ma'am Karen, madam. Kaya na niyo mag-alala sa sarili niya. Magang balita. Kanina, isang babae ang natagpuang lulutang-lutang sa ilog Pasig. Babae? Mga 20 taon ang edad nito. Balinkinita ng katawan, medyo matangkad, mahaba ang buhok, at maganda ang mukha. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikilala ang biktima. Kaya kung sino man ang nawawala ng anak, maaari po kayong umunta sa St. Peter Hospital para makipag-ayan. Karen? Ay, Karen, may permission ka muna rin at pinagluto ka nila ng logo eh. Halika, kumain ka muna. Okay. Ay, oh. Ay, logo, ay masarap ito eh. Ruben, pasensya ka na, wala kasi akong gana, mamaya na lang. Ay, pilitin mo lang kahit kaunti eh, para magkaroon ng lamunintihan mo. Sige na, oh. Ito. Mainit! Aray tubig, oh! Sorry. Pare pa! Ayoko na eh! Ay, kailangan mo kumain sa ayaw mo sa hindi! Pula na! Oh! Oh! Ayun pa rin! Sandali! Pasensya ka na, ha? Maraming salamat. Di mo naman kasi talaga kailangan gawin yan. Basta kumain ka na lang. Kailangan mo magpalakas eh. Ay, ano ba kayo? May kababata na ba mga chismosa na kayo eh? Kaya kayo? Kakaya kayo? Bakit nakatutulong ng ganyang mga ugali? Nakakahiya? May ubo
sa anak ko po yan eh. Ano ba pinagsasabi? Ano ang pinagsasabi ko eh? Yan! Cutex yan ang anak ko! Payan ang anak ko! Favorite ko na robbery! Oo, yan! Sandali lang po, mama. Sandali lang po, ha. Ito po, oh, anak ko po ito. At saka Hazel po yung pangalan niya, ma'am. Sorry po. Condolence po. Condolence po. Opo, kasi yung cutex po, kasi ng anak ko tsaka cutex niya pareho eh. Kasi sana po. Kasalanan niya. Eh, sorry, mali ba? Sorry, mali ba? Sorry, 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 sorry po, sorry po. Nakakahiyot. Thank you. Hindi! Oh, Ruben. Malapit. Kumusta ang pasyente mo? Ayun, ay buti nga tumupa ng lagnat. Alay, kabuti. Kung ganoon. Ay, pinagbawas ba niya si Ruben? Yeah, ba? Alam mo, hindi naman ako mababot eh. Kung type mo siya, pwede naman ako mag-share. Hmm, share. Yung yun ah. Alam mo ikaw, napakait siya sa era mo. Ha? Ano yung magugustuhan kay Ruben, ha? Mabait siya, maalaga sa pamilya. At nung may sakit ka, inalagaan ka niya, no? At higit sa lahat, guwapo siya. At may syota. Okay? Alam mo, ikaw, kamo na pag-asa, syota pa lang yun, hindi pa asawa. Ha? Agaw pa yun, huwag ka mag-alala. May basa kasi utak mo, pangkabit eh. Tama, sabi ni Carlos. Nalimutan na namin ang lahat. Si Carlos ay para kay Karen. Pero paano ko takakalimutan, Carlos, kung ikaw nilalaman ang puso ko? Asawa mo na. Pwede mo yung Celia. Bakit, sir? Saluhan mo naman ako. Ako, sir? Hindi po ako sanay uminom. Please, pagbigyan mo naman ako. Kahit konti lang. Sige, sir. Kasi ako kaibigan. Tapos, nakwento niya lang sa akin to, ah, na meron siyang naka-sex na babae. Ako, sigurado ba siyang babae yan? Alam mo, marami nagpapanggap na babae ngayon, pero hindi babae. Yun nangyari sa kaibigan ko. Nagpunta siya sa bar, pagkatapos may nakilala siya. Tapos, bumabas... Benjo, sandali lang. Ako nagkakwento eh, di ba? Pwede mamaya rin sa'yo? Ah, oo nga pala. Sige, tuloy mo. Yung kaibigan ko nga, meron siyang nakasex na babae, may nangyari sa kanila. Pero kaibigan niya lang talaga itong babae. Hindi na mahal to, ha? Eh, sira ulo pala yung lalaki niya. Kaibigan niya, hindi niya mahal. Tapos ginano niya, abang walang respeto yan. Eh, hindi ko naman sinasadya, lasing kami ni Joanna noon. Yun na... May nangyari sa inyo ni Joanna? Huwag kang magkakaila. Naadulat! Paano ba nangyari yun? Eh, dumating kasi siya nung umiinom na ako. Magsusorry daw. Tapos pinapasok ko, siyempre. Tapos sinaya akong uminom. Tapos yun na nga, nalasing kami. Yun na, nangyari na hindi dapat nangyari. Parang nangyari ngayon na niyaya mo akong uminom, pumayag ako, tapos malalasing ako manga, tapos may gagawin ka sa akin. Gago ka eh. O sige na, kalimutan mo na yun. Eh, hindi pa mo na si Joanna ngayon. Hindi. Si Karen pa rin ang gusto ko. At sinabi ko kay Joanna na kalimutan mo namin yung nangyari sa aming dalawa. Okay lang sa kanya yun? Si Karen talaga mahal ko. Magkaibigan na kami ni Joanna. Hindi niya ako gusto, hindi ko rin siya gusto.